ganyan kalakas ang ulan sa probinsya ng Aurora noong unang araw ng bagong taon. Ang hirap bumangon noong panahon na yan dahil napakalamig at napakalakas ng ulan. Ang mga patak ng ulan sa bubungan ay mas lalong nagpahindi sa akin tulog na tila ba isang musika sa akin tenga ang bawat patak nito. Hi guys, good morning! Kagigising lang namin ngayon guys. Ang oras ngayon ay alas 8 ng umaga. At napakalakas ng ulan dito sa Baler Aurora. Pero ngayon guys, prepping kami at bago kami kumain ng breakfast, maliligo muna kami sa pool and sa dagat kahit na umuulan. Yung ganitong klase ng panahon ay nagpapakilig sa akin ng sobra-sobra dahil gustong-gusto ko talaga ng maulan na panahon. Pagkagising namin, kami ay nagmuni-muni at pinagmasdan namin yung napakagandang kapaligiran habang umuulan, lalong-lalo na yung napakalakas na alon sa dagat. Madaling araw pa lang nung panahon na yan ay umuulan na. Hanggang pagkagising namin sa umaga, napakalakas pa rin ng ulan. Walang tigil ang ulan nung umaga na yan at inari kong isang pagpapala. Pagkagising mo sa umaga na merong ulan ay isang pagpapala. Lalo na sa mga nagdadasal lang ulan dahil sa iba't ibang kadahilanan at ang karamihan dito ay mga magsasaka para sa kanilang bukirin. Ay, nasan si kuya mo? Huling, tara na, ligo na tayo. Lakas ng ulan ngayon dito sa Baler Aurora. Pero malilipid pa rin kami sa pool. Daging drop sa pool ay sa dagat. Tumitila na ang ulan noong panahon na yan, kaya kami at ng kapatid ko na si Uway ay nagpunta sa dagat upang maligo. Yung usual feeling namin ng kapatid ko na si Uway na ayaw naming sayangin yung pagkakataon. Kaya kahit na kami ay nilalamig noong panahon na yan, dahil sadyang napakalamig, ay nagpunta pa rin kami sa dagat upang maligo at pagmasdan yung ganda ng karagatan. Lalo-lalo na yung napakalakas na alon sa dagat. Habang ini-edit ko tong video na to, bumalik sa alaala ko yung mga panahon na
bata pa lang kami ng kapatid ko dahil para kaming ganito ng mga bata. Nung mga bata pa lang kami ng kapatid ko, para kaming ganito. Dahil kung saan ako naglalaro, gusto niya ay nandun din siya na naglalaro. Kung saan ako pumunta, gusto niya dun din siya pupunta. At pag hindi ko siya isinama, iiyak siya at magsusundin. Guyo din na ka. At sa moment namin ng kapatid ko na to ay ngumiti ang aking puso. Lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala lamang. Ultimo itong napakalawak na karagatan at magagandang mga alon nito ay lilipas din pagdating na ang kapanahunan niya. Kaya sobra ko talagang ine-enjoy yung mga magagandang bagay na nilikha ng Diyos. Isang oras din kaming tumambay sa dalampasigan at sobra namin ine-enjoy yung mga alon. Dahil napaka-supportive ng aking asawa sa mga bagay na gusto kong gawin, kaya sumama din siya sa dalampasigan kahit hindi siya naligo. Kaya mahal na mahal ko tong tao na to. At andyan siya palagi para sa akin. Nawala man yung ibang ganda ng resort na to dahil sa maraming bagyong dumating dito, but still appreciated its beauty. Kami na lang ang naligo ni Uy, guys, dahil sila ay nilalamig. Nilalamig silang lahat. Nalaligo yung hamnok mo, itang nagbigusta si punan ka na. Andito pala kami sa Dipakolo Aurora ngayon, guys. Akala ko Baler. Ano, 20 minutes from Baler? Ah, 20 minutes from Baler pala to. Pag nag-check out tayo dito tayo, saan ulit tayo pupunta? Sa Baler. Pabalik na. Ah, pabalik ng Baler naman. Ah, so doon pala yung sa Baler. Oh, yung susunod. Oh, yung susunod na destination namin. Kita-kits tayo, guys, sa Casa Moria. 20 minutes from here. 20 minutes from Dipakolaw, Aurora. Ah, maganda rin dito sa Dipakolaw. Grabe, napakaganda rin dito sa Dipakolaw, guys, and nakaka-relax talaga dito sa Coco Plantation. Ha? Huh? Hi, guys, aahon na kami ni Tatay dahil kakain muna kami ng breakfast and then later on, afterward, magbibis na kami, mag-check out na kami ng 11 a.m. or 12 noon. Bye-bye! Say bye! Ito yung mga huling araw namin sa resort na yan at ito yung pinakamalungkot na part dahil lilisanin na namin itong magandang lugar na to. Pag nililisan na namin yung isang lugar, ang aking puso at isipan ay naiiwan dito. Kaya ang kadalasan na nangyayari sa akin ay nakakaramdam ako ng kalungkutan. Kalungkutan na hindi naman tumatagal. Lalo na pag kami ay nakauwi na ng bahay. And here our complimentary breakfast. So we have eggs, white rice, and longganisa.
Good morning! Our breakfast is ready! At bumabalik na ang aking sigla pag nire-review ko na yung mga video na nakuhanan ko sa mga lugar na pinupuntahan namin. Ang kalungkutan ay nandito sa sanlibutan. Lahat naman ng tao ay nakakaramdam ng kalungkutan sa iba't ibang kadahilanan. Alam nating malungkot pero dapat alam din natin paano makawala sa kalungkutan na yon. Makaramdam man tayo ng kalungkutan sa buhay na ito, ang importante, alam nating libangin ang ating mga sarili, pero sa tamang paraan ng paglilibang. Sa panahon ng kalungkutan, sarili mo lang din talaga ang makakatulong paano makawala sa kalungkutan mo nun. Payuhan ka man ng maraming tao, kung hindi mo naman tutulungan ang sarili mo upang makawala sa kalungkutan na yon, ay mananatili talaga yung kalungkutan na yon. Sa kabutihan ng Diyos, nakakaramdaman ako ng kalungkutan sa buhay na ito, ay alam ko paano libangin ang aking sarili sa tamang paraan ng paglilibang. Guys! Kaya sa mga taong nakakaranas ng matitinding kalungkutan, hindi kayo nag-iisa. At panaigin nyo lang palagi yung pagtitiwala sa Diyos na may magagawa ng Diyos sa inyong mga buhay. Yo, mag-iwa ka ng ano, fruits. Yung papaya, okay, yung honeydew. Yo, yung papaya tsaka yan. Ito, ito, pwede na ito, Timil. Ako katagtaman lang pala ito. Ito, wala na parang... Yan. O, tsaka yung pinya mamaya na lang siguro. Melon. Yung papaya. Oo, pwede rin yung maliit yun, pwede. Tapos? Ay, yung papaya, yung maliit na melon. Tapos, ano pa? Yan, guyabano. Tapos na ang breakfast. Ang sarap. Ang sarap ng food. Check out na ngayon kami dito sa Coco Plantation, dito sa Tipakulaw, Aurora. Napakaiksi lang ng buhay sa mundo para gugulin natin ang ating kaisipan sa mga bagay na nakakalungkot. Okay lang makaramdam tayo ng kalungkutan, pero yung kalungkutan na hindi tumatagal. Pag tumatagal na kasi ang kalungkutan, nagdudulot na ito ng hindi magandang benepisyo sa ating kalusugan. Kaya huwag nating alagaan ang kalungkutan at huwag nating kalimutang humiti sa kabila ng maraming kalungkutan. Marami man kalungkutan sa buhay na ito, pero mas panaigin natin ang saya. Naglalakbay lang tayo sa sanlibutan na ito, kaya bakit kailangan nating malungkot palagi? Kaya habang tayo ay naglalakbay sa sanlibutan na ito, panatilihin ang masaya at mapagpasalamat. Mapagpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Maliit man ito or malaki. On the way na ngayon kami guys sa Casa Maria, sa Baler Aurora. Nakapag-check out sa Coco Plantation, Tipakulaw, Aurora naman.
Ang oras ngayon ay alas 12:30 ng tanghali. At ang weather dito ay maaraw pero umaambon. Pero kaninang umaga, ang weather dito sa Dipakulaw Aurora ay napakalakas ng ulan at umaambon-ambon. Mabuti na lang ngayon at medyo umaaraw na, pero may kasamang ambon pa rin naman. Kita tayo sa Casa Maria, guys. Sasabi mo dyan, Kak. Way back 2018, galing na din kami dito sa Aurora, guys. At doon naman kami sa Dikasalarin. Dipakulaw Aurora at sobrang napakaganda mga view dito. Mag-e-enjoy talaga kayo lalo na pag kayo ay nature lover. Ang karamihan na makikita nyo dito, guys, ay kabundukan din at napakadaming mga buko. Yun yung pinaka ano nila dito, signature nila, napakadaming buko. Sa susunod na linggo, samahan nyo naman kami sa Casa Maria sa Baler Aurora naman. Hale. Papunta ay mali. At bibiyahe pa kami ng 20 kilometers away from Dipakulaw. Tama ba 'yun? Sinasabi ko. Ulit. Thank you for watching. See you Sunday. Someday.